Magandang araw! Kumusta kayo? Ako nga pala, si Binibining Joyce, ang inyong maestra, at ako ang makakasama ninyo sa buong taon ng inyong klase sa asignaturang Filipino. Kaya naman samahan ninyo ako at ating tuklasin, pagyamanin at pasukin ang makulay na mundo ng asignaturang Filipino. Bago tayo formal na mag-umpisa para sa ating pagsasaayos, kung ako ay malinaw ninyong nakikita at naririnig, mangyaring pagbubuksan ang inyong mikropono at kayo ay pumalakpak. Para formal na umpisahan ang ating klase, tayo muna ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Munting paalala, para sa ating attendance, huwag kalimutang sagutan ang link na aking ilalabag sa ating GC pagkatapos ng klase. Ano kaya ang pag-aaralan natin ngayong araw? Tara, samanin niyo ako at ating alamin. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Muli na naman tayo nagkasama-sama para sa isang masaya at makabuluhang talakayan. Noong nakaraang talakayan, napag-aralan natin ang karunungang bayan at ang mga uri nito. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang mga ito? Samahan niyo ako at tayo ay magbarik-aral. Ang karunungang bayan ay isang sangay ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan at paniniwala na sumasalamin sa iba't ibang karanasan ng mga tao na nasa iisang kultura. Ito ay may iba't ibang uri. Una, ang salawikain. Ito ang mga pahayag na sinasabing pinag-ugatan ng panulaang Pilipino. Kadalasang nagtataglay ito ng sukat at tugma. Halimbawa, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ito ay patungkol sa ustisya, kahulugan. Kapag gumawa ka ng masama, ang kaparusahan ay naaangkop sa iyong krimen. Ikalawa, kasabihan. Ito ay tahasan at payak ang pagpapakahulugan. Hindi ito ginagamitan ng mga talinhaga. Halimbawa, putak-putak, batang duwag. Matapangkat, nasa pugad. Kahulugan, matapang lang ang bata dahil nasa sarili itong balbuwate. Ikatlo, sawikain. Ito ang mga salitang eufemistiko, patayutay o idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Halimbawa, amoy pinipin. Kahulugan, mabango. Isa pang halimbawa, anak dalita. Kahulugan, mahirap. At ang panghuli ay ang bugtong. Ito ay isang uri ng palaisipang nasaan nyo ng patula. Halimbawa, baboy ko sa pulo, ang balahiboy pa ko. Sagot, langka. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, alamin muna natin kung ano ang ating layunin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang pandiwa,
batay sa uri at aspekto nito. Nagagamit ang mga pandiwa sa pagbuo ng pangungusap. Napag-iiba-iba ang tatlong aspekto ng pandiwa. Ako ay mailihandang video at tayo muna ay sumayaw. Ito ay pinamagatang Kung Ikaw ay Masaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Masaya pumalakpak, kung ikaw ay masaya pumalakpak, kung ikaw ay masaya buhay mo ay sisigla, kung ikaw ay masaya pumalakpak, kung ikaw ay masaya pumadyaka, kung ikaw ay masaya pumadyaka, kung ikaw ay masaya buhay mo ay sisigla, kung ikaw ay masaya pumadyaka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla, kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tama! Kung ikaw ay masaya. Ano naman ang mga kilos na ginawa ng bata sa video? Magaling! Ang bata ay tumawa, pumalakpak, at pumadyak. Sa tingin ninyo, ito ba ay nagsasaad ng kilos? Mahusay! Ang tumawa, pumalakpak, at pumadyak ay nagsasaad ng kilos. Ang ating sinayaw ay may kaugnayan sa ating talakayan ngayong araw. Kaya't samahan ninyo ako at ating alamin at unawain ang pandiwa at ang aspekto nito. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ang pandiwa ay may tatlong pananunghan. Ito ay ang naganap, nagaganap, o magaganap, o aspektong perfectibo, imperfectibo, at contemplatibo. Upang maipahayag ang aspekto ng pandiwa, ginagamitan ito ng mga panlaping gaya ng in, hin, an, han, nag, at mag. Upang lubos natin itong maunawaan, alamin natin kung ano nga ba ang perfectibo, imperfectibo, at contemplatibo. Ang imperfectibo ay ang kilos na nagaganap na o tapos na. Halimbawa, salitang ugat, sulat, sumulat, sinulat, nagsulat. Ikalawa naman ay ang imperfectibo. Ang imperfectibo ay kilos na kasalukuyang nagaganap. Halimbawa, sumusulat, sinusulat, nagsusulat. Ang ikatlo naman ay ang contemplatibo. Ito ay ang kilos na mangyayari pa lamang o gaganapin. Halimbawa, susulat,
susulatin, magsusulat. Upang lubos ninyong maintindihan, ito ang buong halimbawa. Salitang ugat, tayo. Perfectibo, tumayo. Imperfectibo, tumatayo. Contemplatibo, tatayo. Isa pang halimbawa. Salitang ugat, ligo. Perfectibo, naligo. Imperfectibo, naliligo. At contemplatibo, maliligo. Inyo bang naintindihan? Magaling! Ihanda na ninyo ang inyong panulat at papel at ating tayahin kung ano ang natutunan ninyo sa ating aralin. Ito ang panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ay nagsasaad ng kilos o galaw. Malungkot na mukha naman kung hindi. Handa na ba kayo? At tayo mag-umpisa na. Una, nagwawalis. Sagot? Tama. Masayang mukha. Pangalawa, naglalakad. Sagot? Mahusay. Masayang mukha. Pangatlo, umaawit. Magaling. Masayang mukha. Pang-apat, maganda. Mahusay. Malungkot na mukha. Pang-lima, lamesa. Sagot? Mahusay. Malungkot na mukha. Ako ay nagagalak at inyong naintindihan ang ating aralin. Ating bigyan ng birtual na palakpak ang bawat isa. Para naman sa ating pagtataya, gamit ang Pool Everywhere, ako ay maglalapag ng link sa ating GC at bibigyan ko kayo ng 30 minuto sa pagsasagot. Para naman sa ating taktang aralin, kumuha ng 3 larawan na may kaugnayan sa inyong hilig o paboritong gawin. Gumawa ng isang maiksing salaysay patungkol dito. Ito ay inyong ipapasa sa ating Google Classroom. Ayun lamang. Maraming salamat. Muli, ako si Binibining Joyce. Paalam!